168 yellow ballot boxes na ginamit pa noong 2018 barangay and SK elections ang nasa pangangalaga pa rin ng lungsod ng Baguio. Dahil 515 ang kailangan para sa naitalagang 515 na presinto ngayong taon, kinakailangan pa ng karagdagang mga bagong balota. Noong Miyerkules, August 9, dumating na ang mga bagong balota na kukumpleto sa bilang na kinakailangan. Nag-request tayo sa main office ng brand new 47 ballot box. Ang isang araw, gaya nga ng sinabi, dumating from our Comelec Santa Rosa warehouse yung 47 ballot boxes at Baguio City para magamit sa October 30 barangay SK elections. Ang mga balota sa City Treasury Office ng lungsod muna idiniretso at mananatili sa opisina hanggang sa araw ng halalan. Ito na ang mga ballot box natin na gagamitin dito sa siyudad ng Baguio. Ipinturahan yan at mamarkahan ng presinto at cluster number para ma-determine po natin kung kaninong electoral board, kaninong barangay mapupunta itong mga yellow metal na ballot boxes natin. Nagsimula na ring maghanda ang Baguio City Police Office para sa halalan. Ito nga po, nag-present po ang DCPO ng peace and order situation nila, yung ating security concerns, and then of course yung initial na security deployment for the BSK 2023. Initially, ang nag-present po doon na total ng personnel natin na madideploy is 400 around 444, parang ganun ma'am. Kasi planchado na rin ang kanilang security plan sa buong election period at hinihikayat na nila ang mga gustong mag-surrender ng baril, lalo na't magsisimula na sa 28 ng Agosto ang election gun ban. Nag-i-implement po tayo ng checkpoint rin. Araw-araw, sasabihin ko na po sa inyo at paunhin sa ating mga motorista dahil kailangan po ito. Sa isang araw, yung 24 check per day dito sa siyudad ng Baguio. Ma'am, tuloy-tuloy po naman yung police law enforcement natin dyan. No, law enforcement operation, yung taop lang katok. Aware naman po tayo dyan. So, every now and then, mayroon pong nag-turn in or for safekeep. And yun nga po, dahil taop lang katok, mag-renew sila ng mga documents nila. So, ito-turn in muna nila sa doon sa station kung saan sila residente. Sa araw ding iyon hanggang sa 2 ng Setyembre, ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nais na kumandidato. Mula naman September 3 hanggang October 18, papayagang mangampanya ang mga kandidato para sa halalan sa October 30. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.